How to be happy? Do a daily routine. Welcome back to my channel kung saan ay pwede kang matuto sa kung paan makabit ng pag-ibig, kasiyahan, pagsisisi at pambihira ng tagumpay. Kung bago ka lamang sa aking YouTube channel ay pwede kang mag-subscribe. Just click the subscribe button, then tap the notification bell para updated ka sa mga advices ko patungkol sa love, happiness, repentance, and breakthroughs. Pwede ka rin mag-like at mag-comment para makapag-usap tayo. Ngayon, ay paano tayo magiging masaya sa mga panahon tayo ay pinagdadaanan patungkol sa problema, pag-ibig, at sa pandemya? Narito ang lang tips kung paano tayo magiging masaya. Una, accept yourself every day. You need to fall in love with yourself each day. Identify your insecurities, strengths, and weaknesses. Under insecurities ay meron tayong kinainisan sa ating physical figure pagdating sa mukha hanggang sa katawan. Pero hindi mo na kailangan gumising sa araw na perfecto ka at walang mapipinta sa iyo. You need to accept your flaws and embrace yourself. Ano man ang kutis mo, kulay ng balat, and body figure, you need to be proud of what you have. Another is, hindi naman natin masisisi ang ibang tao sa kung bakit nagpaparitoke sila sa iba't ibang parte ng katawan. Dahil maaaring, ito ang kanilang paraan upang matanggap ang sarili at maging masaya. On the strengths naman, ay you should be proud of. Dahil yan ang mga bagay na kayang-kaya mong gawin at kapag kaya mo ang isang bagay, ay paniguradong magbibigay ito sa iyo ng kasiyahan. Sa weaknesses naman, you should work for it. Factor kasi ito upang maging malungkot tayo. But pagtanggap mo ang kainahan mo, panigurado mag-i-improve ka lalo na kapag ginusto mo. Pangalawa, remind yourself to be positive always. Being positive is not easy. Pero kapag lagi mong nire-remind ang sarili mo maging positive, ay magiging masaya ka. You need to motivate yourself verbally at kung hindi mo man kaya ay magdikit ka na lang mga notes sa paligid ng bahay nyo para once na mawalan ka ng sigla, ay mabalik ito agad kapag nabasa mo ang mga. And then, makakatulong sa'yo ang pag-remind sa sarili kapag kumpleto ang tulog. Ang sapat na tulog ay magdudulot sa atin upang makapag-isip tayo ng maayos. Pangatlo, surround yourself with positive people. Pagiging masaya ay hindi lamang nakadepende sa sarili mo. Malaking factor ang mga nasa paligid mo upang maapektuhan ka. Sa math formula, negative plus positive is equal to negative. Kaya stay away sa mga taong alam mo magbibigay sa'yo ng negative impact na magre-resulta sa kalungkutan. Doon tayo sa mga taong good vibes lang ang dala sa buhay natin para happy lang. Pang-apat, do your work, passion, and hobbies. Kailangan natin malibang para maging masaya. At sa usaping trabaho ay, masaya ka ba talaga? Kung ang sagot mo ay hindi, kailangan mo munang manatili at magtiyaga hanggang sa makaalis ka at makapagtrabaho sa lugar kung saan ka komportable. Pero sa tingin ko naman ay nakapagbigay naman ng kasiyahan sa trabaho mo kahit pansamantala lamang. Sa hobbies naman ay napakarami mong magagawa katulad ng sa sports, leisure activities like playing board games, watching TVs, movies, concerts, and using social medias with limitation. Sa usaping passion naman ay malaking factor ito upang maging masaya ka sa isang araw. Doing what your heart desire is kukompleto talaga sa araw mo. But if there's any people na nagbibigay sa inyo ng comment or opinion, just take it na lang as positive or constructive criticism kapag alam mong naka-apekto ito sa mood mo. Panglima, do not focus on material things. I believe na money can buy happiness but not contentment. Walang masama sa kung nagbibigay kasiyahan sa iyo ang mga bagay. Ang hindi lang nakabubuti ay kung nakadepende ka na sa mga bagay na yon para sumaya at hindi sa sarili mo. Material things, money, fame, achievements, beauty are just temporary. Mawawala at mawawala ang mga bagay na ito pag nagkataon. Kaya kailangan mo limitahan ang sarili mo sa mga bagay na ito. Pang-anim, do not compare yourself with others. Remember that comparison is good, but it can kill. We have differences, uniqueness, and the time where we will shine. Kung araw-araw may kukumpara ang sarili mo at ang buhay mo sa ibang tao, ay paniguradong hindi ka magiging masaya. Iba-iba tayo ng timeline. Mayroon tayong sariling pinagdadaanan, kaya hindi mo pwedeng kumpara ang sarili mo sa kanila. Mas maganda siguro kung susuportahan na lang natin ang isa't isa
walang comparison, walang discrimination, walang kulay, estado ng buhay, at sa itsura. Sa ngayon ay mas kailangan ng mundo ng mga masasayang tao. Bilang pagtatapos ay uulitin ko ang mga tips o paraan para tayo ay sumaya. Una, accept yourself every day. Pangalawa, remind yourself to be positive always. Pangatlo, surround yourself with positive people. Pang-apat, do your work, hobbies, and passion. Pang-lima, do not focus on material things. Pang-anim, do not compare yourself to others. Sana ay nakatulong ako sa iyo para maging masaya ka. At maraming salamat sa panonood sa video na ito. Sana ay okay ka.